Presyo ng baboy ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pinakamabilis sa pagmahal ng mga bilihin sa nakalipas na mahigit 2 taon. Ano nga ba ang ugat nito? At ano-ano na rin ang mga naging hakbang ng gobyerno? Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. 4.7% ang inflation rate ng bansa nitong Pebrero, pinakamataas na pagpalo ng presyo ng bilihin sa nakalipas na 2 taon. At sa mga pagkaing nagtaas ng presyo, baboy ang una sa listahan. Sa Metro Manila, umabot sa 400 pesos per kilo ang presyo ng liyempo at 380 pesos ang kasim. Bahagya ng bumaba ang presyo ngayong Marso, pero hirap pa rin ang mamimili. Oh, dati 1 kilo, ngayon ano na lang, kalahati na lang. Kasi mahal yung karne, so gulay na lang, maraming gulay, halo na lang. Maraming impluensya sa presyo ng baboy. Unang-una na ang outbreak ng African swine fever na kumitil sa industriya ng 70%. Sa pinakahuling ulat ng Department of Agriculture, umabot na sa halos 500,000 baboy ang pinapatay para maiwasan ang pagkalat pa ng ASF. Para punan ng kakulangan sa baboy ng Luzon, nag-angkat sa Visayas at Mindanao. Diskarte ng DA na pinapalagan ng ilang taga-industriya ng agrikultura. Almost 30 pesos ang transport cost from Visayas to Mindanao. We have to bring from Visayas to Mindanao to Luzon. Talagang tataas yung presyo. Yun ang expected dahil yung dumari ang presyo doon is 165 to 170. Traditional 30 pesos yun pagdating dito sa Luzon. Pagkagaling na Mindanao, we will shoulder, we'll support agriculturists and traders at 21 pesos per kilo. Malaking bawas na yan, di ba? Kung gagaling ng Visayas, 15 pesos per kilo live weight, kung 10 pesos per live weight naman sa Luzon. Dinoble rin ang dami ng pinapayagang imported pork para makadagdag sa supply. Pero hindi raw automatikong magpapababa ng presyo dahil mataas na rin ang baboy sa labas ng bansa. Para sa long term stability natin, kailangan natin palakasin talaga ang ating agriculture. Oo. Pag kami problema tayo dito, sabihin natin na mag-import na lang. Anong itong bibili ng mga tao sa mga imported na pagkain kung ang mga Pilipino mismo na uubusan na ng pera? Pero walang sweldo eh. Mm-mm. Wala nang hanap buhay. Walang negosyo. Kaya we're requesting nga yung through the cabinet level trade and related matters in CTRM na babaan nga yung tariff. No? Para makasabay tayo sa presyo, mababa naman. Again, we're doing this para mabalanse ang interest ng consumers. Isa pang diskarte ng gobyerno para bumaba ang presyo ay ang paglalagay ng price ceiling sa Metro Manila. Inaalmahan ng mga nasa palengke, maging ng mga ekonomista. Nauwi pa ito sa pork holiday kung saan hindi nagbenta ng baboy sa palengke dahil sobrang baba daw ng itinakdang price cap. Pero hindi naman nagbaba ng presyo ang pinagkukunan nila ng karne. Hindi po masusunod yun, sir, kasi kami pumapatong lang, kaunti lang po. Hindi po kami nagpapatong ng malaki. Sumusunod lang po kami sa bigyan ng ano. Para sa mga ekonomista, ang price ceiling ay hindi maganda. Kasi ang mangyayari lang yan, pagka nag-impose ka ng price ceiling, hindi magbebenta yung mga suppliers kasi malilito sila. Ang mga tao, lalo silang mag-aagawan na makabili ng produktong yun kasi kumukonti na sa merkado. Kaya tataas talaga yan. Analysis namin, no? Bumaba na siya eh. In fact, doon sa NCR, yung presyo sa palengke. Ang range doon ng January, 350 to 400. Ngayon, nasa ano na. Ngayong araw na ito, ang pork tiempo, ranging from 300 to 360. Depende sa kung saan merkado. Tapos yung kasim, nakakasarot sa 270 hanggang 330. Eh, baka sabihin nyo, eh di mag-isda ka na lang kung hindi mo kaya ang baboy. Hindi ganun yun kasimple sa usaping ekonomiya. Kasi hindi makabili ng baboy, lumilipat sa pagbili ng galunggong. Pero ang galunggong naman, hindi tumami. Mm-mm. So, mahirap itong problema natin. Oo. No? We can come up with short-term alternative solutions that it also creates other problems. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.